Ikatatlumpu ng Enero, Miyerkules, sa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagsimulang magturo si Jesus sa tabing dagat at marami ang nagkatipon sa kanya. Makinig kayo! Lumabas ang manghahasik para maghasik. Sa kanyang paghahasik, may butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga iyon. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan. At nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman at hindi namunga. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga sa paglaki at paglago. May nagbunga ng 30, 60 ang iba at 100 ang iba pa. At idinagdag ni Jesus, makinig ang may tainga. Ang salita ang inihahasik ng manghahasik. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nahasikan ng salita. Na pagkarinig nila sa salita ay agad na dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanila. Gayun din ang nahasik sa batuhan. Pagkarinig nila sa salita, kaagad nila itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang kalooban at panandalian lamang. Kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad silang natitisod. May iba pang nahasik sa mga tinikan. Ang mga ito ang nakarinig sa salita. Ngunit pinapasok ang mga ito ng mga makamundong kabalisahan, ng pandaraya, ng kayamanan at ng iba pang mga pagnanasa. Sinikil lang mga ito ang salita at hindi na nakapagbunga. Ang mga buto namang nahasik sa matabang lupa ay ang mga nakarinig sa salita at isinasagawa ito. At nagbubunga sila ng 100, 60, o 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, lumabas ang manghahasik para maghasik. Ang mga hasik sa talinhaga ay si Jesus. Napansin mo ba kung gaano siya mapagbigay sa kanyang paghasik? Bilang mga hasik ay mapagbigay si Jesus at walang tigil sa kanyang pangaral ng kaharian ng Diyos. Hindi lamang sa salita kundi sa pamamagitan din ng mga gawa. Ngunit iba't iba ang pagtanggap sa kanyang salita depende sa mga taong nakikinig. Minsan ang kanyang salita ay binabaliwala ng taong tigang ang puso. Pero nakakahanap din ito ng masaganang lupa sa mga bukas na mga puso na sa kalaunan ay nagiging mga tagasunod niya. Kapag ang isang binhi ay bumagsak sa masaganang lupa o isang mabuting puso, ang resulta ay masaganang ani para sa kaharian ng Diyos. Kung nakahahawa ang masama, gayon din naman ang mabuti, umiikot ang biyaya ng Diyos. Ang kabutiang inihahasik mo ay maaaring bumalik sa iyo ng masigit pa mula sa ibang mapagpalang kamay. Pagsasagawa, tumanggap ka ng iba't ibang pagpapala mula sa Diyos. Ibahagi mo ang mga ito sa iyong kapwa. Makikita mo na hindi mababawasan kundi madaragdagan pa ang mga pagpapala mo.